Good morning, guys! Welcome back to my channel. So, i-share ko today. Naghanap lang talaga ako ng lighting, no? Kasi today, I open our windows. There. Uy, ang ganda ng likod, ha? Parang ang white-white ng bahay namin. Well, ayun. Tapos, bukas lang ako ng pin lights over there. So, yun. In short, nagtitipid lang ako ng kuryente. Kasi laging nakabukas ng mga lights ito, wala anim yan. So, ayun. Sana hindi kayo mahilo. Gusto ko lang i-share today yung binili ko. Ang tagal ko kasi naghahanap ng baking powder or baking... Ano ba ito isa? Baking powder and baking soda. So, nung una, na-confuse kasi ako dahil marami ko pinapanood ng mga how to bake, yung mga recipe cookies, muffin, etc. And yung iba, they're using baking soda. Yung iba naman, they're using baking powder. So, ginugal ko na lang kung ano yung difference nun. So, ito yung sample ko ng baking soda. So, dito sa Budapest, nakakita kami ng ganito. Ayan. So, American brand yata ito. Ayan. And dito sa likod niya, ayan o. So, parang most likely sinasuggest niya sa for cookies, no? Tapos meron din siyang cookie recipe dito sa likod. Ayan. Ayan o. Ayan o, may cookie recipe. So, ito. So, ang baking soda pala is pure sodium bicarbonate. Yun siya. Now, may remember, gumawa ako ng, try ko nang gumawa ng choco crinkles. Gusto ko talaga yung elementary ako. Gusto ko yung parang chocolate na chocolate talaga na malambot. Unfortunately, nagawa ko. Parang somewhat cookie siya kasi matigas. So, I am not sure kung nasobrang ko ng heat. Pero wala akong hinalong baking soda or whatsoever. Kasi yung recipe, it calls for baking powder, which I do not have at that time. So, ano difference nun? According to sa Google, nag-ginugal ko siya, and one of the sites na pinuntahan ko is, ang difference dun yung baking soda and baking powder is, baking soda is a pure sodium bicarbonate, while the baking powder is a combination of, or as mixture, combination of sodium bicarbonate and cream of tartar. So, I don't know what is cream of tartar is, but fortunately, ito na. Nakahanap ako sa SPAR. And this looks like this one. Sutopor. Yeah. That one. Sutopor. So, they come in these small packets. That's a great thing kasi, di ba, usually maliliit lang naman talaga yung kailangan natin. And, depende sa inyo kung lagi kayo nag-bake. Pero ako, hindi ako malaging nag-bake. Siyempre, una, malakas sa kuryente. And, pangalawa, depende kung may time ako. Eh, swerte ko, nagpababa yung baby ko. So, yeah, busy siya. So, pasensya na kung sa background may narinig kayo. So, eto, quick lang to, guys. And then, luckily, at sa SPAR din to, dun sa Margit Head, I found, finally, first time kong gagamit nito and pag-iisipan ko kung saan ko siya gagamitin. But I remember, I watched this recipe. What is this? L-Sisto. There. This is a yeast. Yeah, yeast siya. Yeast. First time kong gagamit nito. Dapat doon kasi active yeast ang gamitin mo. So, in short, di mo siya pwedeng open, tas di mo siya gagamitin agad or whatsoever. Tas it comes with 7 grams. So, I think... Eh, sorry. Ayan, ayan, ayan. 7 grams lang siya and they comes also with the packets. Good thing, 7 grams, unti lang. And I think that's one time, big time na. One time na siya gagamitin. Eto na, ubusin mo lang siguro siya dun sa mix butter. Yeast. Usually sa cake yata yun, pampaalsa or something, I don't know, kasi active ingredient siya. So, yung ito, leavening
agent natin itong mga suto pour, yung baking powder, leavening agent natin yan. So, when ako conscious ako, hindi ako tumitingin sa camera, I'm so sorry. Dito ako tumitingin sa mukha ko. Ayun, conscious lang. So, guys, hope na nakatulong yung video ko today. Medyo makabuluhan siya. Nirecord ko na lang rin. Kasi, nirecord ko lang din ito. Kaya nga gumagawa ko ng vlog. For my record lang. Para babalikan ko siya in case na pagbibili ako uli. Inahanapin ko, matatandaan ko siya. Bira ko lang siyang gawin. So, medyo makakalimutin ang kumare mo. So, yon, guys, thank you and stay tuned to my channel. Yeah.